programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yung bang matutuwa siya na nakita niyang nahihirapan tayo dahil sa kanya? Ngayon. Tila nga ay nadadala na nga itong si Don Pepe sa mga kadramahan dito ni Zoe. Dahil sinabi ni Zoe dito kay Don Pepe na hindi daw magugustuhan ni Dr. Tanyag na makikita silang nahihirapan sa sitwasyon ngayon ng ama ni Zoe na si Robert. At dito na nga nakapag-desisyon itong si Don Pepe na pumapayag na nga daw siya sa gustong mangyari ni Moira. Napipirmahan itong ang DNR na nirequest ni Moira dito nga kay Dr. Reminesses. Subalit ay nang dalawin ni Don Pepe itong si Dr. Tanyag dito sa kanyang kwarto ay hindi niya nga inaasahan na may himala nga na mangyayari. Nang sabihin ni Don Pepe dito sa kanyang anak na kapag kayang lumaban ni Dr. Tanyag ay lalaban ito. Subalit kapag hindi na nga daw kaya ay magdesisyon na nga itong si Don Pepe na magpapaubaya sa mga desisyon din dito ni Moira. At ito namang si Analyn, hindi naman siya papayag sa mga gustong mangyari ni Moira at Zoe. Na basta na lang daw nilang isisili daw sa kabaong itong ang si Robert kahit buhay pa nga ito. At dito naman nagalit itong si Moira dahil hindi daw hinihingi ni Moira ang opinion nga dito ni Analyn. Subalit may karapatan din daw siya upang ipaglaban itong ang kanyang ama ngayon dahil kahit anak pa daw siya sa labas ay gagawin nga ni Analyn ang nararapat. Kaya makakahanap nga itong si Analyn ng bagong kakampi alang-alang dito nga sa kanyang ama na kaya niyang ipagtanggol ito kahit pinagtutulungan na nga ng mag-inang Zoe at Moira. At dahil magaling na doktor nga itong si Dr. Analyn Santos ay makakagawa nga siya ng paraan at tawagan itong ang kanyang kaibigan na tulungan nga na pagalingin itong ang kanyang ama ngayon. Kaya lalaban itong si Analyn bilang karapatan ng pagiging anak niya sa labas dito nga ni Dr. Tanyag. At sinasang-ayunan naman ito ni Dr. Ray Meneses dahil ayaw din ni Ray na basta-basta na lang daw susukuan itong si Dr. Tanyag dahil may posibilidad pa nga daw na mabuhay nga ito dahil nagiging stable naman ang sitwasyon nga dito ni Robert. Subalit sa mga udyok naman ni Moira at Zoe na wag na daw silang paasahin dahil malabo na nga daw nagigising pa itong si Dr. Tanyag dahil ayaw nga nilang malaman ang kanilang sekreto na itinago. Lalo pat hindi nila alam na ito palang si Zoe ay hindi tunay na anak ni Dr. Tanyag. Subalit ay nababalitaan nga natin na sinabi nga dito ni Analyn na mayroon nga siyang bagong magiging kakampi. At walang iba kundi itong ang bagong doktor na papasok daw dito sa Abot Kamay na Pangarap. Ito na nga ba ang anak ni Carlos Benetes na galing Amerika na isa ding Batikan na doktor? At dahil dito ay makikilala na nga ni Analyn itong ang anak ni Carlos Benetes. At kung ano nga ang magiging reaksyon naman dito ni Zoe kapag malaman niya na may bagong ang kakampi itong ang si Analyn upang labanan nga sila dalawa ng kanyang ina na si Moira. At dahil sawang-sawa na nga itong si Analyn sa mga pangbubuli at pananakit ni Zoe, lalo pat ipinaglayo niya ang loob dito ni Analyn sa kanyang lolo. Kaya yan po ang ating patuloy na pakaabangan sa Abot Kamay na Pangarap. Bye-bye!